Nagsasagawa na ng internal investigation ng Philippine Army kaugnay sa mga reservists na umano'y kasapi ng Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Colonel Louis de Maala, wala pa silang natanggap na formal na reklamo. Isang self-confessed member ng grupo ang sumuko sa PNP at nasa kustodiya na nila. Seryoso ang RB sa isyong ito at handa silang magrekomenda ng de-affiliation sa mga sangkot. Naglaan ng halos 9 bilyong pisong pondo ang Department of Budget and Management para sa Grants and Aid o GIA program ng Department of Science and Technology. Yan at iba pa sa ulat ni Floyd Brenz. Pangungunahan ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang delegasyon ng Pilipinas sa UN General Assembly sa 79th na sesyon sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Ayon kay Manalo, pangunahing misyon nila ang kampanya para makaupo ang Pilipinas sa UN Security Council. Naglaan ng Department of Budget and Management o DBM ng halos 9 bilyong piso para sa Grants in Aid o GIA program ng Department of Science and Technology o DOST upang palakasin ang pananaliksik sa agham at teknolohiya. Layunin ng pamahalaan na gawing regional hub ang Pilipinas sa sustainable manufacturing at innovation na may 28.8 bilyong pisong budget para sa DOST sa 2025 national budget. Nakiisa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa International Coastal Cleanup Drive sa pangunguna ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizagas sa Manila Bay, kung saan mahigit 300,000 kilong basura ang nakolekta ng libo-libong volunteer. Kasama sa aktibidad ang mga kawaniin ng Civil Service Commission, Department of Science and Technology at Philippine Coast Guard. Mensahe lang po ng DNR ngayon, ang basura na tinatapon natin, kakainin din po natin. Ang mga isda na talagang hinuhuli po ng ating mga mangingisda dito po sa Manila Bay. Yung mga isda pong yan ay kinakain din po ang mga pira-pirasong plastic na nakaabot po sa Manila Bay. Galing po sa atin lahat yan. Ang umpisa talaga ng ating problema ay dito po sa atin. So tayo ang problema, tayo rin ang solusyon. Layunin itong linisin ang mga karagatan at waterways sa buong mundo. Floyd Brenz, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.